Sa wakas naggumo na si Idol Alex. Life update by AG. At halatang nag-aalala ang kanyang mister. Dahil sa kanyang nararamdaman. At ito na ang first life update ngayong 2022 ni Idol. Please like, comment, share and subscribe. Kung bet nyo lang naman. I'm back! So, nag-post lang ako. Kasi tinawag ko si Mikey. Kasi gusto kong makita niya yung pinagdaanan ko. So, update lang tayo mga kapamilya. Umuwi ako, tapos nakita ko to sa kwarto ko. Hindi ko alam kung bakit ako may ganito. Nasa kwarto ko. Bago siyang shirt. So, feeling ko akin. Ginamit ko na ngayon. Kasi, today will be our last day ng home quarantine. But, on the 19th, before my work, and before going back to work talaga, kami ni Mikey ay magpapatest uli para talagang sure na wala. Wala talaga kaming daladalang kahit anuman. So, anyway, kamusta kayong lahat? Ito yung nangyari. So, kanina, ay, naalala nyo ba noong 3 months ago na ako ay, ako ay nagkaroon ng miscarriage. Well, hindi naman siya talaga miscarriage. Well, tawag pala doon miscarriage. Pero, technically, it's blighted ovum. So, dahil doon, di ba, nakita niyo yung vlog ko, ako ay nagpabutas ng tenga kasi parang feeling ko, parang iyon yung parang a moment in my life na may nangyari sa akin. So, just a little, ayoko mag-tattoo. So, just a little bit of reminder sa nangyari. Souvenir. Pero, sa totoo lang kasi, nakita ko kay Ariana Grande. So, parang idol ko siya. So, ginawa ko. So, ginawa ko siyang reason. So, ito yung nangyari. Oo, hindi pa ako naliligo. Pero, naligo ako kaninang 1 a.m. So, technically, ligo ako today. Okay. So, ganito yung nangyari. Nagpabutas ako. Tapos after 2 weeks, nilagyan ko ng butas tong dito ko. So the whole time, dito ako nakahiga. Kasi parang itong butas na to, parang okay siya. Kasi nga isa lang yung butas. Ito compare dito, dalawa. So dito ako lagi natutulog. So minsan natatamaan siya. Pero hindi ko naman siya talaga totally natatamaan. So lagi lang ako makikang ganun. Ito, naging kakampi ko sa buong journey ko. Anyway, so, sabi ni ate, so, nung lagi ako nandito, napapansin ko, wala siyang sakit, pero wala siyang fluid na lumalabas tulad nito pag naglilinis ako. Tapos may nakita ako na parang may tumutubo siya. So, yung tumutubo pala was parang granular. Wow, sarap. Granular. Ano ba tawag doon? Basta parang ano siya, parang trauma or hypertrophic trauma, yun ang sabi sa akin na nagpi-pierce. Kasi nga, oo, birthday ko, pero ito yung nangyari sa akin. Parang dahil siguro nadadantayan ko. So, pinadrain ko, and then after, nung tayo na nag-la-union kami, nararamdaman ko, tumutubo siya ulit. Ay, di, doon ko naramdaman na parang may tumutubong malaki. Doon sa la-union, di ba, Mikey, remember? Papunta tayo sa la-union. Sinabi ko kay ate. Tapos pagbalik ko from La Union, dinrain niya. Tapos bago pa ako umalis, papuntang abroad, parang feeling ko may tumutubo uli. Dinrain niya uli. Tapos habang nasa abroad ako, tumutubo na naman. Meron na naman, nagkakaroon na naman siya ng bump na kulay violet na para siyang... hindi ko ma-explain. So, basta bump siya na parang kulay violet. Ganun. So, nakita ko pa ito sa States. Sabi ko, I think ginagamit ni ate piercing binili ko. Okay siya. Pierce, pain relieving cleaning spray first. Antiseptic. Antiseptic. Di ba ito yung sa ano? Poso Negro. Septic tank. Antiseptic. Ito yung ginagamit ko kasi may parang, ano siya, painless, pain relieving cleaning spray. So, okay siya. Wala siyang sting. Aray, naku patay, Mikey. Mikey. Ah,
Yung Food mga buhok away. ko, yung mga buhok ko pala nandoon sa loob. Ang sakit. Hindi. Ang sakit niya. Huwag mo pansinin. Hindi. Ang sakit talaga. May buhok. Huwag mong galawin. Tanggalin mo lahat ng buhok. Ang sakit ng mga buhok eh. Wait lang. Commercial break. So, muna konti lang naman. Gugupitin. Yan o, ito to, nasa loob eh. Nakaganon siya dun sa sugat, kaya ang sakit. Konti lang. Thank you. So, ano lang naman to na gold eh. Ewan ko, alam mo yun, kaya nagpapagluta naman ako, nagpa-threading ako ng ilong. Pero pag dito sa tenga ko, parang ano-ano. Ano? Ow! May buhok sa loob. Ha? Ow! Hindi yung buhok mo lang dumikit dito sa gos. Hindi, mayroon sa, buhok sa loob. Di ba ito yung, ano, yung sugat? Ow! Ah, I can't have that. See, I told you, ang hapde. Botas kasi, may sugat kasi. Eh, may buhok nga. Eh, tanggalin mo. Huwag po kasi yung sugat eh. O, ikaw mag-tape dito na lang. Pala teka, wait lang, wait lang. Ow, ow, ow. Huwag mong... Ow. May pakita dyan. Nakakahiya daw. Aray! Tanggalin mo yung mga buhok, Mikey. Ang sakit eh. Ang hapdi talaga. Kaya nga, sandali lang. Dumikit sa gos. May ako explain sa inyo. Wait lang. Dumikit yung buhok. Pero hindi naman to hard gos. Hindi, may, tanggalin mo kung may mga buhok. Ito natin ibalik. Meron? Wala naman. Ito lang. Lalay, sandali. Butas ang tenga ng asawa. Gusto, butas? Nabutas ng butas? Palitan natin. Ang dami ng dugo eh. Wala, wala. O, kukunti. Ayan, dumi na niyan eh. Pinover lang. Hindi yung madumi. Galing din sa'yo ito eh. Eh, uncle, tinan mo ito. Ibabalik pa ba namin? Natanggal na. Oh, wala. Tinanggal lang. Grabe naman ito. Ang laki masyado kasi ano, pwede maliitan. Liitan mo na lang. Para ka naman nala. Nasa surgery ng laki eh. Iba yun. Lagyan daw. Okay na yan. Lagyan daw ng pressure. Cover lang naman eh. Okay. Oh, sabte. So, ang nangyari was... Ay, Mikey, pero patingin pa. Nalika dito. Explain mo. Nagagalit kasi yung asawa ko sa akin. Yung taka-Argento. Nalika dito. Explain ko lang. Akin na yung, ano mo, yung pinitsura natin. Galit na naman siya. Ini-explain ko nga sa kanila yung nangyari. Sabi mo, butas yung... Butas talaga. Nakita mo? Oo. Oh. Anong butas? May hiwa. May hiwa dyan sa gitna. Kitang-kita? Okay. Paano ko maliligo niya? Bawal mabasa yung pagbutas. Pwede mabasa yan. Hindi naman surgery yun eh. Ito yun o. Oh. Ito nangyari sa akin. Tignan nyo. Ayun, tumatama dito ay. Ba't sila lang? Yan nga, sinasabi sa kanya na iipit eh. Yan yung nangyari. So ngayon, diba? Parang first time na sumasakit, pek-pek lalo mo. Na yung pek-pek ko daw. Basta nagagalit si Mikey. So ang nangyayari, itong hikaw na to, tumatama siya dito, ang hapdi-hapdi nito. Tapos sabi ni Doc, lagyan ko na parang Club Genta nung nasa States ako kasi nga sumasakit na siya. So medyo nawala yung sakit pero nag-dry yung labas. So ang nangyayari was, sinabi ko na kailangan kong, ano, kailangan ko na talagang makita. Although syempre yung piercer ko is not a doctor naman. So, nagpapunta kami, nagpapunta dito yung family doctor namin, si Doc Chico. Shout out Doc Chico. Nung parang surgeon niyang friend. Hindi ko na sabihin kung sino. Tapos, ang ginawa niya is chinek. Kasi nga, natatakot na ako dahil ang tagal na niya. Biruin nyo,
dalawang beses siyang dinrain. So, pangatlo na to. So, ang need, ang ginawa ni Kuya ni was, ni, well, not Kuya, ginawa ko naman parang si Mato. Ginawa ko Kuya. Parang pag nag-ano lang siya, nagmaso ng tinapay. Ang ginawa ni Mano, ni Doc was, in-injection na niya muna ako kasi nga ma-arty ako dito. As in, konting, ganun ako. Masakit, nasakit talaga kasi manipis lang yung balat eh. So, imagine ninyo, hiniwa ni Doc yan from year to year. Tama ba? Malaki. Mikey, gano'ng malaki. Eh, sabi mo, buiwa! Binuksan, inano lang para matanggal yung ano. Akin na i-explain ko sa kanila. Pero sabi mo, ba't butas yung ano? Akala ko butas na butas hanggang butas dito. Butas na hindi nahapa. Hindi yan, in-slice. Pero hindi slice. Naman malaki. Mga ano yung tsura, Mikey? Mga dapat kinunan mo. Ganyan din na may hiwa lang. Malaking-malaking hiwa. Okay. So, ang ginawa ni Docos, hiniwa niya yan. Ay, ba't nangyari nito? Di ko makita. Ayan. So, ang ginawa ni Doc, hiniwa niya from here to here. Tapos, dinrain niya. Tumalsik nga yung mga dugo. May konting yellow daw. So, parang siguro merong, ano yun, pus ng kaunti. Tapos, pero pag hindi ginawa yun, hindi siya gagaling. So, yan ang nangyari. So, sobrang hapdi niya ngayon. So, ngayon, ang sabi ni Doc, pag daw, baka mamaya yung tissue ko is ganun na siya ng ganun. Gumagawa siya ng ganun. Need tanggalin yung balat. Gagawa sila ng parang eye. Parang Illuminati eye dito sa ano. Ganun. Tapos tatanggalin yun para talagang hindi na siya magbuo. Kasi what, kung daw pangatlong beses na to, baka daw ang nangyayari was yung tissue, yung healing tissue, yun, doon na siya nasanay na gawin. Parang gets nyo. Kunwari, nag-heal siya. Parang keloid. So, lagi na siya, laging kahit tanggalin mo yung keloid, magki-keloid siya kasi ganun na yung nasanay yung, well, ayokong gumawa na, hindi siya parang keloid. Nagmula lang ako. So, ang explanation ni Doc was, kung ganun yung healing process na nung tissue, gumagawa na siya ng ganyan, ng parang hypertrophic or parang hematoma, gagawa siya at gagawa ng hypertrauma. So, kailangan tanggalin mo na yung tissue na yon, yung part ng skin na may tissue na yan, gumagawa ng hematoma, tanggalin mo para gumawa na siya ng panibago. But the thing is, ang problema ko, after 2 months, 3 months, halos 3 months ng aking paghihirap dito sa butas ko ng tenga, hindi niya pa din natin. Sabi ko, Dok, lagyan uli natin. Sabi niya, hindi na kailangan. Kailangan nung pahingahin. So, baka magsara sa'yo. Pero sabi ni Mike, hindi naman daw magsasara. Yun yung parang kinaiiyak ko. Sayang lahat ng effort ko. Dahil sa kaartihan ko, parang makalimutan ko lang. Yung, ay, lagi ko matatandaan yung aking first pregnancy. So, 3 months yung pregnancy ko. Kaya, 1, 2, 3. 3 ang ginawa kong butas. 3 months din siyang nagpahirap sa akin. Pero in Jesus' name, it will be healed. Please pray for me. In Jesus' name. Alam mo, Mikey, parang hindi natin ito napag-pray. Dapat naman yung gabi pag-pray natin. So, si Mikey, ito ba yung nakikita niya, naiinis siya. Ano kaya ka dito? Explain mo why. Come here na. Sama ko yun. Come here na. Mike. Ang daming tagali pa, oh. Ani ka na, explain to me. Come on, come on, come on. Come on, come on. Turn the radio on. Turn the light and I won't be long. Come here. Tigas na ulo mo. Alika dito. Okay, come here lang. May tatanong lang sa'yo. Kahit nakatayo ka lang dito. Dali. Alika na lang. Oh. Mainit ulo niya. Alin ka, di ba kita mo yan? Alang masasabi mo dito sa ginawa ko sa akin? Wala. Matigas ang ulo. Ba't matigas ulo? Sinabi nang wag nang magganyan. Yan, lalo pang namaga. Ano wag magganyan? Wag ka na magpalagay ng ganyan. Hikaw? Anong, eh kasi nga this is for the, ano, of our first pregnancy. So, ano masasabi mo sa nangyan? Lahat ng tao, winangin na ka na wag ka na magganyan. Oh. Sino? Lahat. Mami mo, lahat. Si Uncle di nagsalita. Eh, wala naman, tsaka, sabi mo, matigas ang ulo. Wala naman, ulo mang malambot eh. Ano ako, bata? Walang bunbunan? So, ano masasabi mo nga, Mike, sa nangyari? Tapos, sinasabi ko na natanggalin mo na para hindi na maipit. Ayaw mong tanggalin. Kasi natatakot ka magsara. O, lalong namaga.
Ano sabi mo? Naawa to sa akin eh. Sa States pa lang kami. Sa ulo. Bayan naman yan siya, tenga mo! Sabi mo, hiwa yung ano, hiwa. Wala, tinan mo, kailangan pang ganyan eh. Dahil lang sa butas na yun. Gagawin ko. Anong gagawin natin? Ano yung pinaka, from here, ano yung gagawin natin moving forward? Ano nga? Wala, hindi na lang gumaling. At least tinanggal eh, kailan lalagyan ng hikaw? Hindi na yung magsasala. So what is the moral story? Oh, wow. Dapat magawa ng mga unnecessary. Ano, ano? Huwag niya magpaganyan ng mga unnecessary. Hindi naman necessary. So, ibig sabihin nun, hindi, para to remind yourself dun sa first pregnancy natin, it's not necessary. Hindi siya pamamagitan ng pagbutas ng tayo. So, anong gagawin mo? Gusto mong butasin? Ano gusto mong butasin ko? Iba gusto niyang butasin sa iyo. Ano-ano, Uncle, gusto mong butasin? Iba gusto mong butasin niya yung nasa pagitan. Nasa pagitan? Mike, there you go. Alam mo, galit talaga kasi Mike. Naiinis talaga siya pag dito sa tenga ko kasi nga ako lang yung, ano, yan sakit. So, sa States, Uncle, pag napigod yan. Yung sakit talaga? Hindi kasi minsan, ano, Mike, yan sakit. Ay, alam nyo ba sa States, natanggal pa yung ano ko, hikaw ko first 2 days namin. Natanggal to ah. Kaya pinalitan ko na eh. Mm-hmm. Sabi ni Mikey, ano nangyari? Natanggal yung isang hikaw. Tapos nagdudugo siya. Tapos nilagyan ko. Ito, buti nakabili ako nito. Nilagyan ko na inano ko. Tapos yun na. Pinalitan na namin. Wala naman magagawa. Nasa States kami. Gusto ko na pumunta sa mga piercing. Sabi niya, hindi naman wala naman din magagawa. Shout out sa lahat ng nanood. Anyway, the moral story is, huwag kayo magpabutas ng mga tenga kung hindi nyo kaya yung sakit. Ako, parang feeling ko, hindi ko kaya yung sakit. Pero ang ganda niya talagang tignan eh. So parang, there's always pain and beauty. Pero yun na lang, pray ko na talaga, kumaling na talaga to. At dahil kung hindi ito magpapabutas, sabi ko sa kanya, papabutas ako sa dila. Alam mo, mas gumagaling pa nga doon dun sa dila kaysa dito. Pero hindi, parang hindi ko makita yung sarili ko may butas sa dila. Dito lang. So anyway, yan ngayon. Ang hapdi niya, kasi nga nakita niyo, di ba, yung buong butas, ay well, yung buong bump, hiniwa. So ayan yung ngayon yung kasasakit ko. Ngayon ito yung problema ko. Hindi na naman ata ako pwedeng maligo for another 1 week dahil dito. Di ba, Uncle? Sabi ng doctor yun, doctors prescribe is bawal maligo dahil bawal mabasa. So, ano na naman to, another week of not taking a bath, hindi ko to kaya. Pero, okay, fine. Kung kailangan siya for medical purposes, fine, di ako maliligo. Yun siya eh, wala tayong magagawa. Gawa pa ako naman. So, yun ang aking problema ngayon. Yun yung, di ko kaya hindi maligo. Pero, if that's the case, yun ang kailangan kong gawin. So ngayon, paano ko to lilinisin? Wag daw muna ako mag-betadine or something. Uncle, dahil since ang hiwa nito, pag ganun, pwede ba siyang mag-lactacin? Pwede mong hugasan lactacin, pati laan mo, gagaling agad. Hindi lalo. Alam mo, dapat pala, sa tubig-dagat, mabilis pala to sa tubig-dagat, pero wag na ngayon kasi nga talagang sobrang nakabuka siya ngayon kasi... Oo, yun. Nakabuka. Tubig-dagat. Eh, kaya nga nakabuka. Eh, swimming pool kaya. Wala, eh, no? Siklorin. So, imagine mo, ganyan siya, di ba? Tapos pinutok siyang ganun. So, nakaganun siya ngayon. So, kailangan natin ngayong iganun siya. So, yun yung power of healing. And in Jesus' name, sana talaga mag-heal na siya. So, para okay na lahat. Tapos, maisusuot ko na ito. Yun yung aking ano. Well, okay naman ako. Hindi naman siya. Hindi masyado. Kaya nga lang ito, nakaganito ako. Kasi kailangan ko lagyan ng pressure para mag-stop yung bleeding. Pero kung nag-stop na yung bleeding, medyo okay na. Pag-pray natin na wala nang may tumubo. Pero kailangan ko pa rin ipacheck sa ENT ko daw kung ano yung next gagawin. Kung tumubo pa siya uli, baka kailangan ng operation. So sana, wag na mag-update. Ang ginawa ko yung kanina. Sana naman wala. Ewan ko, ba't dito ang OA ko? Pero sa dito, saan pa ba? Dito, yung threading ko, wala. Okay naman ako. Yung ginawa ko. Yung sarado ko, wala. Okay.
So, yun lang. Ano to? Sino to? Umiiyak siya. OMG, Ate Alex, nagmamaraton ako ng vlog ngayon. Hi, from Taiwan. Happy wife. Well, ito ngayon. Pag nakita niyo yung vlog ko, yung up week, ano yun? Up, life update ko, pinost ko nung November. Natin alam na after 2 months, ito pa rin yung mangyayari sa akin. Diba? That's life. You'll never know the consequences of what you did, or you'll never know the future. All you have to do, all you have right now is the present. And this is the present of the doctor. Kailangan ko itong gamitin. Lagyan ko ng alcohol swab ko para lang hindi siya mapasukan ng kahit anong dumi kasi na, since naka-open siya. Pero hopefully, by 2 to 3 days, mag-close na siya. So, yun lang po ang aking update sa aking tenga. Thank you guys for watching. Thank you for listening to me. Mabilis. Ha? Huh? Oo, kasi I just gusto ko lang i-explain sa inyo yung nangyari sa akin. So ngayon lalagyan ko siya ng antibacterial and anti-inflammatory na and anti-ants. Si ants, kailangan ko lang siyang lagyan ng parang pero hindi siya teramycin, yung muropusin ba yun, o fusidine, yung mas, ano, para mas mag-heal at mawala yung mga sakit. Anyway, thank you so much guys for watching. I hope you guys enjoyed this little story of mine. Yun, sana, kung gustong-gusto niyong maligo, huwag na kayo magpabutas ng tenga. Kasi ako gustong-gusto ko maligo ngayon. I have, what, another month na hindi maliligo for this. Para sa total healing. So, yun ang aking kakaharapin ngayon. Well, anyway, thank you guys for watching. I hope you guys enjoyed. I have a new vlog. I hope napanood nyo na. Uy, Uncle, umiinit siya. Ganyan talaga yun. May sugat kasi yan. Kasi may tumatalab yung ano, antibiotics. Kaga, wala pa kang nilalagay ng antibiotics. May pinahid siyang gamot dyan. Ay, hindi. Wala siya pinahid. Baka nag-wear off na yung ano, yung anesthesia. Okay, sige. Kailangan ko nang i-focus ang sarili ko dito. Oy, ano masasabi niyo sa interview ni Uncle? When ka daw mag-vlog? Hello. Nanood ba kayo? Baka hindi pa. Ano daw? Hindi pa ata kayo nanonood din. Iyak na tuloy ako. Hindi pa kayo nanonood. Manood ulit kayo. Uy, ang dami lang ang views. Pa 5 million na nga. Oo, oh, ikaw, Uncle. Ito lang masyadong... Hindi, hindi. 5 million na ba? Hindi 4.5. pa. 4.5. Oh. Salamat sa nanood. Salamat sa prayers niyo. So, ano yun na lang si Akel. Panoorin nyo uli yung vlog niya tapos i-dislike nyo. Sabihin nyo doon sa Tony Talks, bakit ito kinuha nyo? Ano ba? Huyo! Huyo ka! Anyway, ito yung aking kakampi ngayon. Pwede ko kaya siyang lagyan nito? Hindi, wag. Kasi pa, hindi ko na itanong kay Doc. Ay, ngayon, kailangan ko kausapin si doktor kung kailangan ko isprayan nito. Anyway, guys, thank you so much for watching. God bless you all and have a nice night.